نتكلم بإذن الله تعالى عن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. So ngayon inshallah, pag-uusapan natin ngayon yung pangatlong saligan ng ating reliyon. At ito ang pagkilala sa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-salaf as-salih, salaf as-sahaba wa at-tabi'in wa atba' at-tabi'in, كانوا يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نشأ، كيف بعث، إلى من بعث، هكذا. نعم. So ang mga salaf as-salih, kabilang dito ang mga sahaba, mga tabi'in, at atba'u tabi'in, lahat sila tinuturuan nila ang kanilang mga anak ng buhay o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano yung ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At lahat ng bagay na patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itinuturo nila sa kanilang mga anak. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ano ang sino ang angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwa Muhammad. Siya si Muhammad ibn Abdullah, na anak ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, na anak ni Abdul Muttalib ibn Hashim, na anak ni Hashim wa Hashim min Quraysh, at si Hashim ay mula sa tribu ng Quraysh wa Quraysh min al-Arab, at ang Quraysh, ang tribu ng Quraysh ay mula sa mga Arab wal Arab min dhurriyyat Ismail ibn Ibrahim alayhima wa ala nabiyyina afdhalu as-salatu was-salam, at yung Arab, yung lipi ng Arab ay nagmula sa lipi o angkan ni Ismail alayhis salam. At si Ismail alayhis salam ay nagmula kanino? Kay Propeta Ibrahim alayhi as-salam. Hada aqal ma yu'raf fi nasab an-nabi sallallahu alayhi wasallam. So ito yung pinakamaliit na dapat mong malaman kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yung kanyang pangalan at angkan. Lahu min al-umr 63 aam. At ang Propeta Muhammad sallam ay meron siyang edad na 63. Namuhay siya ng 63 years dito sa mundong ibabaw. 40 قبل النبوه. Kabilang dito ay 40 years bago siya maging propeta. Wa 23 nabiyan wa rasul. At 23 years siya ay nag-isang sugo at propeta. Hal huwa nabi aw rasul? Si Propeta Muhammad sallam ba ay isang sugo o propeta? هو نبي ورسول. Si Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ay isang sugo at propeta. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يا أيها المدثر. At ang kauna-unahang revelasyon na bumaba kay Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم bilang isang sugo ay yung يا أيها المدثر, سورة المدثر. وأول ما نزل عليه وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق, سورة العلق, أول خمس آيات من سورة العلق. At naging sugo o naging propeta ang Propeta Muhammad sallam, naging nabi siya nung ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung aya na sura al yung ikra باسم ربك الذي خلق. نعم. ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. Ang Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ay ipinanganak saan? Sa Makkah. بعث وأنزل عليه القرآن في مكة. At dun siya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah. ثم هاجر من مكة إلى المدينة. At siya ay nagsagawa ng hijra mula sa Makkah patungong Madina. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Saan isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إلى قريش. Sa mga Quraysh ba? إلى العرب. Sa mga Arab. إلى من بعث. Saan siya ipinadala? بعث عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس. Ang Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ay isinugo sa thakalain, ang mga jin at mga tao. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. At lahat ng dumating sa kanya ang katuruan ng Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم at hindi siya naniwala doon sa mga katuruan na binanggit niya, siya ay isang naging kafir. Al-Yahud wa al-Nasara alladhina fi zamani an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam balaghatuhum da'watu alayhi as-salatu was-salam wa alladhina fi zamani al-an balaghatuhum ad-da'wa idha lam yadkhulu fi din Muhammad alayhi as-salatu was-salam faqad kafaru kufran akbar. At ang lahat ng mga Yahud at mga Kakristiyanuhan sa panahon ng Propeta Muhammad sallam dumating sa kanila, umabot sa kanila ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pati yung sa mga panahon natin ngayon, yung mga Yahud at mga Kristiyan sa panahon natin ngayon,
dumating sa kanila o umabot sa kanila ang katuruan ng Propeta Muhammad sallam. Kapag sila ay hindi pumasok sa reliyon ng Propeta Muhammad sallam, sila ay mga kafir. نحب والله لهؤلاء الكفار نحب لهم الخير بأن يدخلوا في الدين الإسلام. ngunit ginugusto natin, minamahal natin yung para sa mga kufar na sila ay pumasok sa ating reliyon. Minanais natin na pumasok sila sa ating reliyon. لا نكذب عليهم لا نغش هؤلاء الكفار نقول لهم أنتم تدخل الجنة نقول لا إذا بقيتم على هذا أنتم خالفتم حتى ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. So, hindi natin pwedeng dayain, hindi natin pwedeng lokohin ang mga kakristyano at mga kahudyuan na ito, mga kufar. Bakos, sabihin natin sa kanila, kayo ay nasa kapahamakan, kayo ay nasa kaligawan. Dapat kayong pumasok sa reliyon ng Islam, sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kayo ay maniwala pa sa reliyon ni Musa alayhi salam o ni Isa alayhi salam, kung hindi kayo naniniwala sa reliyon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kayo ay hindi matatawag ng mga Muslimo sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Isa alayhi salatu wassalam amara man amana bihi an yu'min bi Muhammad alayhi salatu wassalam. At si Propeta Isa alayhi salam, inutusan niya ang lahat ng naniniwala sa kanya na maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na'am. في آخر الزمن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ولا يقبل إلا الدين الإسلامي دين محمد عليه الصلاة والسلام. So, si Propeta Isa alayhi salam, darating siya o babalik siya sa huling araw at wala siyang ibang tatanggapin na reliyon maliban sa reliyon ng Islam. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. At sa pagdating ni Propeta Isa alayhi salam sa huling araw, ang gagawin niya, wawasakin niya ang lahat ng mga cross at wawasakin niya rin ang lahat ng mga baboy. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila madha yad'u? Ma hiya da'wat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang paksa sa da'wa? Ano ang kanyang dinadawa? Yad'u ila at-tauhid, ila ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa' at-tauhid ath-thalatha ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang paksa sa da'wa, ang kanyang da'wa ay ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon, sa kanyang pagka-Diyos na sinasamba, at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. وينذر عن الشرك. At siya ay nagbibigay ng babala at nagbibigay ng babala mula sa shirk. يحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام وينهى عنه. At binibigyan niya ng pinagbabawalan niya ang mga tao na huwag silang gumawa ng shirk. Furidat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salawat al-mafruḍa al-khams qabla an yuhajir al-Madina bi 3 sinin. Ang mga sala ay inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bago mag-hijra ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mga 3 years bago mag-hijra ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inutos na ang sala. Na'am. Faradha Allah subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة. Nung umakyat o inakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa pitong kalangitan. Na'am. نشهد والله للنبي عليه الصلاه والسلام انه بلغ هذا الدين. Tayo ay maniniwala at sasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinaabot niya ang reliyon na ito, ang Islam. وهذا الدين كمل ولله الحمد. At ang reliyon na ito ay naging ganap at kumpleto. لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين الله. At hindi maaari sa bawat isa sa atin o sa sino man na magdagdag siya o gumawa siya ng anumang mga bid'a o mga makabagong gawain sa Islam. نعم. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الدين كمل. At ito'y kabilang sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ginawa niyang ganap, kumpleto at perpekto ang ating pananampalataya. ومات عليه الصلاة والسلام بالمدينة ودفن بها. At pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina at doon siya nilibing. لا خير إلا دل الأمة عليه. At walang ibang kabutihan
na dumating dito sa mundong ito, maliban na lamang na ito ay sinabi sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala illa haddara al-ummah alayhi salatu wassalam min. At lahat ng masasamang mga bagay dito sa mundong ito, lahat ng ito ay nagbigay ng babala sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zam al-khair alladhi dalla al-ummah alayhi at-tauhid. At ang pinakadakilang kabutihan na itinuro sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zam shar haddara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ash-shirk. At ang pinakamasamang gawain na tayo ay inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumayo dito at pinagbawalan tayo dito ay ang shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bi nabiyyina alayhi salatu wassalam fi al-firdaws al-a'la min al-jannah. Hingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa paraiso sa Firdaws. Alayhi salatu wassalam.